Magandang araw po, Bayanan Taguig. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength, isang programa na dinisenyo ng ating lokal na pamahalaan para na rin po sa ating mga Tagigenyo. Tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at nais kong basahin sa inyo ang aklat ng Juan in chapter 1, beginning of 1, verse 1 and 8, up to 8. Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang ilaw po na binabanggit dito ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Siya yung liwanag. Sa Genesis chapter 1 verse 2 and 3, dilim ang bumabalot sa sandaigdigan at winika niya magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga po ng liwanag. At dito naman po, sa verse 2 and 3 ng chapter 1, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Kaya sa kanya mismo nagsimula ang liwanag. At ito ang pinapatotoo ni Juan. At sa kanyang patotoo, pinaliliwanag niya kung sino ang ilaw, sino ang liwanag. Hindi siya, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y kanilang sampalatayanan. Mapaniwala sila sa pamamagitan ng patotoo na binabanggit ni Juan sa bagay na ito. At sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi daw po nagapi ng kadiliman ang liwanag na ito. Sa ating panahon ngayon, hindi po biro itong ating mga pinagdadaanan, bunga nitong pandemya na ito. Maraming kalituhan ang bumabalot sa atin na nagbimistulang kadiliman. Ibig sabihin, nahihirapan tayo unawain ang mga bagay-bagay. Nahihirapan tayo, bunga na rin po kasi ng mga ating mga naririnig, napapanood at nababasa. Na tila nalilito tayo, nadidiliman tayo. At dahil dito, kailangan natin ng liwanag. At kung tayo naman ay magkaroon ng liwanag, maging bahagi din tayo sa pagpapatotoo patungkol sa liwanag upang maraming tao ang maliwanagan din. Hindi po biro itong mga nangyayari ngayon. Although, medyo bumaba na po yung ECQ ngayon ay MECQ na. Ano po? Pero ganyan pa rin. Hindi po pwedeng basta-basta pa rin kung saan natin gusto pumunta ay maaari tayo pumunta, lalo na kung wala naman pong importante ito sa ating paglabas. Kaya patuloy tayong mag-ingat, mga kababayan. Ituloy natin itong ating tinatalakay. So, ang ating Panginoong Jesucristo, lumikha siya ng liwanag mula sa kadiliman. Ayon po sa binasa natin kanina. So, siya mismo ang lumikha nito. Siya mismo ang pinagmumulan nito. Yung liwanag na matagal natin inaasamasam, matagal na natin dinadalangin, ito po ay nalikha na. Available po siya. At ito ay nilikha ng ating Panginoon. Lumikha siya ng liwanag mula po sa kadiliman. Ikalawa, nagdala siya ng liwanag. Siya rin po ang nagdala nito. Nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, na ipanganak po ang kaliwanagan. Kasabay na rin po ito. Ipinanganak siya sa mundong ito. At dahil doon, nadala niya ang liwanag. At itong new normal na kinakaharap natin, medyo nakakalito nga po sa ating panahon ngayon. Dahil yung mabuti, napapadalas siya yung nagiging masama. At yung masama naman, tila siya yung lumalabas na mabuti. Ano ha? Ganyan ang nangyayari, lalo sa ating panahon ngayon. Bunga na rin ng mga fake news na yan. Nauna sila
Nauna silang kumalat, nauna silang napakinggan, nauna silang napanood, at dahil doon, nagkaroon ng kalituhan sa ating mga tao. Ano ha? Di ba parang madilim tayo? Hindi natin maintindihan. Yan po yung binunga nito. Kaya itong, ako nga sabi ko, itong new normal na ito, abnormal eh. Kasi lahat binabaligtad. At dahil dito, kinakailangan natin ano, na maintindihan po talaga. At kung gusto natin maliwanagan, lubusan tayong magtiwala sa Panginoon. At kung kayo naman po ay naliwanagan na, bakit hindi tayo maging ilaw para sa marami? Pagtulong-tulungan po natin. Tulungan natin ang ating mga kababayan ay paliwanag. Ano ba ang dala ng mabuti nitong ating bakuna? Alam niyo po, marami daw po pala sa Amerika ang na-hospital gawa ng karamihan ng kanilang pasyente roon ay hindi bakunado. Pagtulong-tulungan natin ito, magbigay tayo ng liwanag sa ating kapwa. Tulungan natin ang gobyerno, hindi niya kaya mag-isa. Tulungan natin ang ating Mayor Rino na ikalat sa ating mga kababayan na magpatala po sila, hindi po totoo, mahirap. Sabi lang po ni Rian, ang totoo, napakadali. Marami tayong vaccination hub na sa hapon pa lang wala na nagpapatulit eh. Bakit hindi po natin samantalahin, magpalista po tayo? So, huwag po tayong mangamba, mga kababayan. Okay? Kung sinasabi po natin na mali, tanong ko, ano po ba ang tama? At kung ano po ang tama, yun ang dapat natin ipakita. Ayan yung magliwanag po tayo. Maging ilaw tayo, nasa libutan nito, gaya na sinabi ng Panginoon, in Matthew chapter 5 verse 16, kayo maging ilaw at liwanag ng sa katawan. Sana po sa ating mga kababayan na nakakapakinig ngayon, nakakapanood ng segment na ito, ay maging bahagi po tayo ng liwanag at pagliwanagin po natin ang ating bayan. Sa pamamagitan na rin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon sa Kristo, patuloy tayong manalangin sapagkat siya lang naman talaga ang ating pag-asa. Tandaan nyo, siya po ang buhay na nagbigay ng liwanag. Hanggang dito na lamang po at tayo ay muli mananalangin. Ipanalangin po natin ang ating pamilya, ipanalangin po natin ang ating bansa, ipanalangin din po natin ang ating mga kababayan. Let us pray. Father God, we thank you. Salamat po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay nagbigay ng liwanag sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus. Nalikha ang liwanag at nagdala siya ng liwanag para sa amin. At hari nawa kaming mga naliwanagan, Panginoon, ay magbigay din ng liwanag sa maraming kababayan namin na tila nadidiliman hanggang sa ngayon. Pagliwanagin mo ang iyong salita sa puso't isipan ng bawat mamamayan ng bayan ito. Maraming salamat, pagpalain mo ang lahat na sumusubaybay ng programa nito. Patuloy din namin tinataas sa iyo ang mambanal, ang aming bansa, ang aming bayan, ang bayang Taguig. Patuloy mong gamitin ang aming buting Mayor Rino Cayetano sa kanyang panunungkulan. Salamat po, hindi siya napapagod. Taglay niya ang talino at kalakasan galing sa iyo. At patuloy mo siyang proteksyonan at ingatan, Panginoon. Lalo na sa mga panahon na sila'y nasa labas upang abutin ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Marami po salamat katuwang ang aming Vice Mayor Ading Cruz kasama ng aming mga konsihales, gayon din naman ang lahat po ng kawani ng siyudad ng Taguig. Maraming salamat sa mga frontliners, even sa mga policemen, salamat po. Sa mga barangay, salamat po, Panginoon. At patuloy din namin tinataas sa iyo ang aming mga congressmen, Alan Peter Cayetano at Ilani Cayetano. At gayon din, Panginoon, ang aming Senador Pia Cayetano. Salamat, Panginoon, ang bayang ito ay bayan mo. Aming kang pinapupurihan at pinasasalamatan. Ito ang aming samadalangin sa ngalan ni Kristong Jesus na aming Panginoon. Amen
Amen. Amen.